Noong nakaraang linggo, pinahintulutan na ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF ang pagdaragdag sa bilang ng mga nurses at healthcare workers na ide-deploy sa labas ng bansa. Sarap ito ng nauna ng petisyon ng mga grupo ng mga nurses na alisin na ang deployment ban, lalo't wala din namang kasiguruhan na magkakaroon sila ng permanenteng trabaho dito sa Pilipinas. Sa kabila ito ng iniulat na kakulangan ng mga healthcare workers na tutugon sa pangailangan ng mga tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 cases sa labas ng Metro Manila, partikular sa Bicol, Visayas at Mindanao. Kumusta na rin kaya ang moral ng ating mga nurses at iba pa mga healthcare workers na una sa humaharap para bakahin ang pandemya? Makakabalitalakayan po natin ngayong araw, kaugnay niyan, si Ms. Jocelyn Andamo, ang Secretary General ng Filipino Nurses United. Makabuluhang balitalakayan sa inyo, Ms. Jocelyn. Magandang umaga po. Opo, gaya nga po ng nabanggit, tinaas na ang deployment cap para sa mga nurses at healthcare workers mula 5,000. Ginawa na pong 6,500. Kontento na po ba kayo? Sa ngayon po, ang Filipino Nurses United ay nakikiisa po sa mga nurses na apektado ng deployment ban, na na-frustrate po sila ng todo. Dahil ang 5,000 deployment cap po ay napuno na yung slots nung June 1, no? So ang naidagdag lang po doon sa ang masasabi natin na resolution or memo ng POEA ay 1,500 po na slots, no? Kaya sa tingin po ng maraming nurses, ito ay napaka insignificant or wala masyadong makikinabang dahil po lubos po silang umasa doon sa sinabi ni Secretary Bello na irerekomenda niya daw po sa IATF na magdagdag ng mga 5,000 additional na quota or cap po doon sa hiring na papalabas ng bansa. Gano'n po ba kadami yung mga nurses natin na naghihintay ng deployment nila sa abroad? Sa kasalukuyan po ay hindi po bababa sa 4,000 na nurses at ibang health workers ang bilang po namin. No? Nung June 6, nung nag-conduct ng survey, meron nga pong nurses na nag-participate na respondents na hindi bumaba sa 2,100. So sinasabi namin na itong 1.5 na ito ay kulang na kulang doon sa nangangailangan ng permiso para sila po ay makaalis at umaasa na makapag-process po ng kanilang mga papeles. Kasi marami po sa kanila ay gumastos na po ng napakarami, libo-libo na po ang nagastos nila sa kanilang mga travel documents, exams, medical exams din po, at saka yung visas nila. Ang nakakalungkot po dito at lubos na nakapag-alala sa kanila ay mag-e-expire po in a few weeks ang kanilang mga dokumento at mga visas at exams. Mm-hmm. Kaya bawat sa kanila po, bawat araw ay mahalaga. Kaya parang bitin na bitin po sila sa 1.5 na to kasi kabadong-kabado sila na hindi sila mapasama. Lalong-lalo na yung nangangailangan lang ng mga additional na mga dokumento. Medyo mataas ang demand po ng mga health workers abroad dahil nga po sa pandemya. Pero dito din sa atin, may demand din po, lalo pa nga sa mga lokal na pamahalaan sa labas ng Metro Manila. Ang isa sa hinihingi nila ay dagdag na nurses, dagdag na doktor, dagdag na mga healthcare workers. Opo. Kami naman po sa Filipino Nurses United ay kaisa kami ng pamahalaan at katuwang pa rin po. Hanggang sa ngayon po ay katuwang kami ng mga iba pang manggagawang pangkalusugan para makatulong na masawata at matalo natin ang pandemyang ito at naiintindihan po namin. Kaya nga po nung last year pa, nung March 2020, ay nanawagan na po ang FNU na sana ay mag-conduct ng mass hiring ang DOH dahil alam naman po namin na talagang matindi ang pangangailangan ng ating mga kababayan. At bago pa po ng pandemya ay hindi na po lubos na natutugunan ng pamahalaan ang healthcare needs ng mga
kababayan natin. So lalo na ngayon pong pandemya, no? Mas mahigit na kailangan po ang healthcare. Pero ang sinasabi po natin ay yung sana yung obligasyon din ng pamahalaan sa pangangalaga sa mga manggagawang pangkalusugan at para masiguro na ma-meet ang healthcare needs ng mga tao, kagaya po ng sinabi namin nung isang taon pa na kailangan po ng dagdag na pambansang budget sa kalusugan para po ang mga tao, ang pangangailangan ng tao sa libreng serbisyo, libreng treatment, libreng gamot ay matugunan po natin. Kasama na rin po ang pagsisiguro na meron tayong sapat na nurses, doktor at iba pang manggagawang pangkalusugan sa atin pong mga pampublikong ospital. So kasama po yung pangangailangan na ito, sana ay hindi natin po ma-compromise, no? Pwede po nating pagsabayin. Kailangan po sabay-sabay nating matugunan ang mga problemang ito dahil nasa national state of calamity tayo. So yun nga po ang aming mungkahi. Sabayan pa, no? Kailangan po mai-offer natin sa mga nurses natin na nandito sa Pilipinas ang nakabubuhay na sahod at sapat na benepisyo at protection po para mas mahikayat po sila na patuloy maglingkod sa ating mga kababayan. Oo, Ms. Jo, kung ikukumpara po natin, magkano po ba ang tinatanggap kapag ka sa abroad at kapag ka dito sa atin magtatrabaho ang isang nurse? Sa abroad po kasi, sa pag-aaral po natin, hindi bumababa sa 100,000 pesos hangang 250,000 pesos kada buwan ang natatanggap po nila sa ibang bansa. Pero po dito sa atin, halimbawa po sa pribadong sektor, may mga nurse po na tumatanggap pa ng 10,000 piso kada buwan or minsan mas mababa pa po. Kung sa pamahalaan po, ay kung pinapatupad na ng mga ospital ang ruling po ng Supreme Court, dapat ang entry-level salary po ay 32,000 pesos kada buwan. So napakalaki po ng kaibahan, ng diferensya. Opo, in disparity ng matatanggap. Pero yung po kasing work environment natin, ano, eh napakabigat din po. So sinasabi natin na hindi po commensurate, sorry po, ang natatanggap ng ating mga nurses dito sa bigat ng responsibilidad at sa risk po na kinakaharap nila ngayong pandemya. Pero ang pakiramdam po ng mga Filipino nurses pag sila po ay nasa ibang bansa, mas sila po ay nabibigyan ng pangangalaga at pagpapahalaga dahil nakikita yon sa tamang pasahod at yung protection at benepisyo. Mm-hmm. So ngayon po, kumusta ang moral ng ating mga healthcare workers, ng ating mga nurses? Sa ngayon po kasi, yung pong nakasabak po dyan sa ating pagsasawata ng pandemya, although sa national level po ay medyo bumababa na, sa actual po on the ground ay understaffed pa rin po ang nandyan po sa ating mga healthcare facilities. So pagod na pagod pa rin po sila at naghihingi sila ng sapat na suporta sa ating pamahalaan para madagdagan po ang ating mga ang ating mga personnel. Ito pong mga apektado ng healthcare workers ban ay masyado po silang nag-aalala at sobrang nagmamakaawa na po sila sa pamahalaan na at the same time sila din po ay unawa. And dahil ito pong mga nag-a-apply po sa abroad, ay sila rin po yung ilang taon na rin pong naglingkod sa ating mga kababayan. Sila po ay nagsakripisyo sa napakababang sahod at napakabigat na trabaho bilang nurse po sa ating bayan. Kaya po kami sa Filipino Nurses United, habang kami ay nakikiisa po sa ating mga nurses na affected ng healthcare workers dyan, ay na nakikiusap din sa pamahalaan na siguruhin po din sana na mabigyan ng prioridad ang kalusugan ng ating mga kababayan. No po, kung sabay po dito ay pagsisiguro na meron tayong sapat na serbisyong pangkalusugan, libre at may kalidad, at ganun din po yung suporta natin sa mga nurses para sila po ay mas mahikayat na maglingkod sa ating bayan. At hindi lang po contractual sana ang kontrata.
yun po ang isang napakalaking problema po natin. Ang ino-offer po ng Department of Health ay contract of service, no po. Kaya ito po ay mga 3 months lang po, no? To 1 year. So minsan, karamihan po sa ating mga contract of service na nurses po ay 3 buwan lang ang trabaho nila. After 3 months ay wala na po silang trabaho uli. Kaya ang nangyayari po ay imbis na mahikayat silang mag-apply sa ating mga ospital, ay hindi po sila nagkakaroon ng gana, no? Kasi ang laki ng risk pagkatapos ang ino-offer mo ay contractual lang, contract of service. Yan po ang isang napakalaking problema natin. Kahit yung mga 1 taon po na renewable ang contract, ang tinatawag po nating nurse deployment program, ay lagi pong delayed ang mga sahod. Paano naman po nila papakainin ang kanilang mga pamilya kung 2 buwan, 3 buwan na walang sahod? Tapos pagka nagkasakit ka, wala kang quarantine leave, no? No work, no pay. Ito pong mga contract of service natin ng mga nurses. Kaya talagang lubos na napaka hindi makatarungan po ang kalagayan ng mga nurses, samantalang sila po ay lubos na naglilingkod po sa ating mga kababayan. Ayan. So yung po may mga oportunidad po sana na makatulong sa kanilang pamilya ay mapayagan po nating makaalis. Mm-hmm. Ayan. Maraming salamat sa pakikipagbalitalakayan sa amin ngayong umaga, Nurse Jo. Marami pong salamat sa pagkakataon at sa pag-imbita nyo sa amin upang makapagpahayag ng aming saloobin at kalagayan sa kasalukuyan. Opo. Ang atin pong nakapanayam ay si Nurse Jocelyn Andamo, ang Secretary General ng Filipino Nurses United. At sabi niya nga ay insignificant yung naging dagdag na 1,500 sa mga papalabasin na mga nurses at mga health workers para magtrabaho sa abroad. Dahil sa ngayon, wala din naman silang makuhang trabaho na permanente dito sa Pilipinas, bagamat mataas din ang demand ng mga ospital para sa mga local nurses natin dito. Itinuturing natin mga bagong bayani ang mga medical frontliners, pero yun nga ang nakakalungkot, hindi naman na ibibigay sa kanila ang mga benepisyo na para sa kanila. Ang iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik.